Hello everyone, magandang araw po, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito pa tayo ngayon para mag-vlog tungkol sa preach ngayong araw ng Linggo. Magdasal po tayo bago tayo magsimula. Sige, sundin niyo ko Lord. Salamat po ngayong araw na to at binigyan mo ko ng panibagong buhay. Salamat po na binigyan mo ko ng lakas, na walang sakit. At sana po bigyan mo ako ng maraming grasya darating sa araw na ito at muli pang araw. Lord, salamat Lord at naniniwala po ako sa inyo na ikaw ang Diyos, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo ang gumawa ng mundo, gumawa ng lahat at gumawa sa akin. Salamat Lord. Amen. Ngayon mga kaibigan, simulan natin ang pag-preach. Ang pagwawali, yung tatagulugin ko na lang. Alam niyo mga kaibigan, ang ipipreach ko ngayon ay tungkol sa inggit. Alam niyo mga kaibigan, ang inggit ay isa sa pinaka masamang ugali sa buong mundo. Kasi yun nga si Hesus Kristo, bumaba na siya dito sa lupa, bumaba siya dito sa mundo para mapakilala siya na siya ang Diyos, pero na wala pa ring naniniwala sa kanya. Walang naniniwala sa kanya, gumawa na siya ng mga milagro, bumuhay siya ng patay, na pinagaling niya yung mga may sakit, yung mga pilay. Tapos wala, sinabihan pa rin siya na ang kanyang kapangyarihan daw ay galing sa demonyo. Kaya yan po tayo mga kaibigan, pa sa hindi po natin alam kung bakit nagawa ng mga tao yun sa kanya, pero maraming din naniniwala sa Diyos at maraming din hindi naniniwala. Tulad ko, may naiinggit sa akin kasi magaling daw ako, medyo may tsura at siyempre, palagi akong nagbablog ng mga martial arts. Ang pakay ko po doon, bakit palagi akong nagbablog ng mga martial arts, kasi gusto ko ipakita sa buong mundo ang talent ko. Hindi ko pinakita para maghamon ng away, puro maghamon, pagmalaki ko ang sarili ko na gusto ko pa nga na mayroon pang mas magaling sa akin. Oo, hindi ako perfectong fighter. Meron pang mas magaling sa akin. At hindi ako basagulero, sa totoo lang. At ngayon naman, ang ikalawang yun ang inggit. Kaya sana po, kapag may mga tao dyan na mayaman, pabayaan mo sila. Ngayon kung mayaman sila? Hindi mayaman sila, sa pagsisikap nila yon, pabayaan mo na sila kung bakit sila umasinso. Ang Diyos na lang ang bahala sa kanila kung ano ang kanilang ginagawa. Kung siyempre ang tao hindi naman perfecto, yung iba yung mayaman dahil sa may mga bawal na ginagawa, pero wag natin silang i-judge muna kung bakit sila ganyan. Yung tao bakit gumawa ng ng mga kasalanan, yung iba nagnanakaw na nga dahil sa sobrang kahirapan. Huwag na natin gagayahin yun. Huwag tayo pong gumawa ng malaking kasalanan tulad ng pagnanakaw ng bangko, pagnanakaw sa mga trabahoan natin na malaking pera. At ikalawa, yung kuripot. Tayo mga mahirap, yung iba, tayong mga hirap, inaapi-api lang tayo ng mga mayayaman. Pinapasildo tayo ng maliit. Ng maliit at ang trabaho natin ay hindi sa sweldo natin. Yung hindi siya yung mababa lang ang sweldo natin pero mataas ang oras ang trabaho natin. Kaya
Siyempre, nakakapagod din. Okay lang yun. Kung ang trabaho mo ay medyo magaan. Kayo namang mga ano, kayo namang yung mga mayayaman dyan, yung upo-upo lang sa ano, yung mga teacher, yung mga ano dyan, mga ibang mga boss dyan na malalaking tao dyan. Kapag pinapatrabaho nyo ang tao ng nakakapagod, eh siyempre, bigyan nyo siya ng ano, silduhan nyo sa insakto. Yung kayang-kayang buhayin talaga yung pamilya niya. Hindi yung pinapatay-patay mo siya ng trabaho tapos maliit lang ang bibigay mo sa kanya. Kasi, enan nyo eh. Kasi kayo, nakaupo lang kayo eh. Hindi nyo kasi nararamdaman ang hirap ng mga mahirap sa pagtatrabaho. Hindi nyo kasi niyan nararamdaman ang hirap ng mga mahihirap sa pagtatrabaho kaysa sa inyo. Dahil ako nga maliit lang ang ano, trabaho ko ang todo, pero maliit lang ang ano sa akin, binigay sa akin. Yun ang tinatawag na kuripot. Oo, kuripot ka. Patrabahuin mo ng todo ang tao tapos bibigyan mo lang ng maliit na sahod. Tapos niya, kinakatingan niyo pa. Ano bang tawag yon? Bakit yung kinakatingan? Di kupit. Katulad yan, sa construction, 250 ang helper, 250 lang. May 250 pa ba ngayon? Parang wala naman 250 ngayon ah. Yung nasa kaibigan ko, nagtrabaho sa construction, 280 lang daw. Eh dapat nga 300 na lang yan. Eh anong ginagawa sa ano sa 20? 20 pesos. Hindi ko na alam kung anong ginagawa yan. Basta ang sabi ko lang, huwag tayong maging inggitero, inggitera, kuripot, o mapanghusga sa tao. Alamin na natin kung ano ang kanilang pinagdaanan, bakit sila nagkaganyan, at huwag tayong manakit ng tao na walang dahilan. Alaala na natin ang ginawa ng Diyos at ang kanyang turo niya sa atin na hindi tayo maging delikadesa tayo. Hindi naman ako perfectong tao, pero nung makasalanan din ako, hindi talaga ako nananakit ng tao na walang dahilan. Yung may marinig ako na masasakit na salita, siyempre poprotektahan ko 'yung sarili ko. Pero huwag ko siyang saktan. Kasi hindi naman talaga perfectong tao eh. Ang Diyos lang ang perpekto. Kaya 'yun lang po mga kaibigan. Sana po huwag tayong maging inggitero. Kung mayaman siya, edi mayaman. Kung mayaman, pabayaan natin sila. Padasal pa natin na sana umasinso sila ng todo, at sana kapag sana tulungan nila ang mga mahihirap, at huwag silang malimot na magdasal sa Panginoon. Huwag tayong maging kuripot, dahil sinasabi ko lang, kasi tayong mga mahihirap, hindi nila alam ang pinagdaanan natin ng mga hindi na alam ng mga mayayaman. Patatrabahuin tayo ng todo. Kung sila ang nasa poder natin at tapos bibigyan natin sila ng maliit na sahod, di ba ang ganun din ang irereklamo nila? Kaya, yan lang po mga kaibigan. Yung araw ng linggo na to, magdasal po tayo at gumawa ng mabuti sa kapwa. Salamat po mga kaibigan, at bago tayo magtatapos sa vlog na ito, at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Dexter Braganza. Salamat and God bless.